kayo yung galit kay PBBM, kayo yung nagmumura kay PBBM, kayo yung nangangarap na mapahamak si PBBM. Kailanman hindi namin pinangarap na mapahamak si Vice President Sara Duterte. Hindi namin pinangarap na mapahamak ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kayo, mga DD Sheets, ano iniisip ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Mapahamak ito para maupo ang iniidolo nyo na si Vice President Sara Duterte. If you run for Vice President, I will support you. And I will hold on that commitment. Pag tumakbo si Romualdez, wala ako. Yun! Ganyan ka double talk itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noon, nang kailangan nila itong si Speaker Martin Romualdez, mambubola. Pero ngayon, ano ang sinabi ng isang supporter niya na DD Sheet sa katauhan nitong si Crisette Laureta Chu? Basahin po natin ang post nito pong si Sir Benji Contreras. Nanawagan na si Crisette Laureta Chu sa mga DDS na magtipon-tipon na daw. Para ano? Para patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos? Itutuloy na ba nila ang Let Sara Live at Sara 2024? Try nila ng magkaalaman na Marcos loyalists and PBBM supporters for sure will not take it by just sitting down. At hindi talaga tayo mananahimik lamang dyan. Nasa demokrasyang bansa tayo. Pantay-pantay lang ang karapatan po natin sa pamamahayag. Eh, saan pa kung naturingang inihalal natin si Pangulong Bongbong Marcos tapos mananahimik lamang tayo? Mag-iingay din tayo. Kung gusto nila ng ingay, doble ingay ang ibibigay po natin sa mga DD Sheets na ito. Ayon dito kay Crisette Laureta Chu, woke up to news clips of PRRD finally addressing Martin Romualdez, and he said, "I will call on everyone, farmers, teachers, policemen, we will call for audit." He said, "Congress is the most corrupt and Romualdez is wallowing." He said, "Dati pa sinasabi mo na sa akin na gusto mo maging presidente. Sige, ikaw magpresidente, wag na si Sara. Nabuhay ang katawang lupa ko. This is it. PRRD has come out and has named Martin Romualdez. That meeting with his daughter has apparently given the old man the impetus he needed to come out swinging. And we will follow. Duterte supporters, assemble!" Ngit! Ay nako! Hamunin ninyo ang mga PBBM supporter at mga loyalista nang magkaalaman tayo. Muli, balikan po natin ang pahayag nitong si Crisette Laureta Chu. Nang gagalaiti sila ngayon kasi yung kapritsyo ng kanilang iniidolo na si Vice President Sara Duterte, hindi nangyari. Ang confidential fund na hinihingi nito sa Office of the Vice President and Department of Education na nagkakahalaga ng tumataginting na 650 million pesos, ito po ay ni-realign na ng ating Kongreso at hindi na po ito ibibigay pa sa taong 2024 para po sa OVP at sa DepEd. Eh, hindi rin nakikita ng mga ito na pati ang Department of Agriculture, kung saan sekretary si Pangulong Bongbong Marcos, tinanggal din ng House of Representatives ang confidential fund nito. Kaya pantay lamang yan. Bakit nila tinanggal? Kasi nakikita ng House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez that it is necessary to realign it sa ating mga ahensya na talagang merong kaugnayan sa ating national security, in particular para suportahan ang ating claim sa West Philippine Sea. Panoorin po natin ang balita mula po sa kinaiinisan ng mga DD Sheet na itong si Ed Linggao. "Di mahal na araw, nagmimilagro rin pala." Yan po ang reaksyon ng ilan sa desisyon ng Small Committee ng Kongreso na tuluyang tanggalin ang confidential funds sa mga sibilyan na ahensya ng gobyerno na walang direktang kinalaman sa mga security operations. At ang pinakatinamaan sa desisyon na yan ay ang dalawang opisina ni VP Sara Duterte.
tatanggalin ang 500 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente at ang 150 million na confidential funds ng DepEd Secretary. Yan, diyan sila naghihimutok mga tol. Kaya talagang hindi nila matanggap, baka wala na kasing ibabayad doon sa speechwriter na mayabang na si Pio Moreno or Alex Destor. Niyayabangan niya si John Magno na ang sahod niya kada buwan ay 300,000 pesos. O, baka wala nang pambayad. Kaya ngayon, nanggagalaiti itong mga didishits na ito na mga pro-China or China propagandist. Kaya pilit nilang binabaluktot ang katotohanan laban sa House of Representatives. Instead, napagpaliwanagin nila yung Vice Presidente kung saan dinala yung 125 million pesos bilang confidential funds. Dinadivert nila ang issue na ang House daw at ang Senate ay merong confidential funds. Pinabulaanan po iyan ng House kahapon sa isang press conference. Panoorin po natin mga tol. Meron kasing tumakalat sa internet na meron daw confidential funds ang House Representatives. Would you like to address that question? Okay. Squarely, wala pong confidential funds ang Congress. Yung pong sinasabi na 1.6 billion ay extraordinary expenses. Ano po yun? Para lang po sa ano? Well, everyone is banking. How is that different from confidential? Kasi pag tinignan mo kasi yung GAA, it's under the same heading. Tama po. Kasi ang heading ay confidential intelligence and extraordinary. So, magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So, that's an example of extraordinary expense. Okay, pong kakaiba po, parang ganun. Unforeseen circumstances. Yes, parang ganun. Okay. Isa lang yon sa mga example ng extraordinary expenses. Ngayon, for the purpose of clarity, dahil sa paninira ng mga China propagandist, katulad nitong si Sas Rogando Sasot, sa institusyon na nirerespeto ng taong bayan simula noon hanggang sa kasalukuyan, hindi naman tayo boboto ng mga kongresista at senador kung hindi natin nire-respeto ang House. Ganun lang kasimple yon. And no other than the former President Rodrigo Duterte, binalahura niya ngayon ito pong House of Representatives dahil sa pagkampi niya sa isang spoiled brat na katulad nitong si Vice President Sara Duterte. Binabalik ko lamang ang sinabi niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sinabihan niya si PBBM ng spoiled brat. Sino ngayon ang spoiled brat? Ang Vice Presidente po natin, tinotolerate nitong ama niya na si Rodrigo Duterte. Basahin muna natin ang paliwanag tungkol po dyan sa confidential fund na inaakusa nitong si Sas Rogando Sasot. Ayon po dito, sa pahayag na available naman po sa public, makikita po ninyo ito sa iba't ibang mga blogger posted sa kanilang mga timelines. Basahin ko, kahit kailan hindi nagkaroon ng confidential and intelligence fund ang Speaker of the House of Representatives. Wala nito sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Wala kahit sa mga nagdaang speaker. Ang kinikwestiyon na 1.6 billion sa pondo ng House of Representatives ay yung line item na may titulong confidential intelligence and extraordinary expenses. Nakapaloob ito sa MOOE o maintenance and operating expenses ng House of Representatives. Lahat ng item sa ilalim ng MOOE ay subject sa regular audit ng COA. Walang disallowances ang House of Representatives matapos itong i-audit. Ibig sabihin, pasado sa audit ng COA ang MOOE ng House of Representatives. Ang 1.6 billion pesos extraordinary expenses ay hindi nakapaloob sa budget ng Office of the Speaker kundi sa budget ng buong institusyon. Nakalaan ito para sa extraordinary expenses ng lahat ng congressmen at gagamitin para sa maintenance at operating expenses ng kanilang mga opisina sa batasan at sa mga distrito. Kaya kahit nasa ampanig po tayo ng Pilipinas, pagka meron tayong congressman na binoto or party list na binoto, nakikinabang po tayo dito sa kinakwestiyon nitong si Sas
Rugando Sasot. May 312 na congressmen na maghahati-hati sa pondong ito at maaaring magamit sa mga pangangailangan na labas sa regular budget. Kabilang dito ang mga gastos sa mga di-inaasang pangyayari, kabilang ang mga sakuna at kalamidad, tulong sa mga namatayan at pangangailangan sa biglang hospitalisasyon. Tuloy pa natin. Lahat halos ng departamento at ahensya ay may ganitong line item dahil ito itinatakda ng Global Accounting Standards ayon sa COA. Pero hindi lahat ay may zero budget sa linya katapat ng Confidential at Intelligence Fund. Sa House of Representatives, extraordinary expenses lamang ang may katapat na pondo. Walang laman ang linya sa Confidential at Intelligence Funds. Ibig sabihin, zero ang CIF ng House of Representatives sa line item na ito. Sa simpleng pananalita, walang Confidential at Intelligence Fund ang House of Representatives. Kaugnay niyan, nagpaliwanag din po ang Secretary of Senate ng ating Senate of the Philippines. Ito po, babasahin ko rin po sa inyo ang pahayag naman dito nito pong si Attorney Renato N. Bantog Jr. Take note mga tol, ang inaatake po ngayon nitong si Sas Rugando Sasot at mga DD sheets, hindi na po si Senate President Mick Subiri at Speaker Martin Romualdez, kung hindi buong Senado at buong House of Representatives. Kasama din umaatake ngayon itong si Rodrigo Duterte kung ang pagbabasihan po natin ang pahayag nito pong si Crisette Laureta Chu. Bakit? Sinasabi nitong si Crisette Laureta Chu, according dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, he said, Congress, ayon daw po ito ha, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congress is the most corrupt and Romualdez is wallowing. Ibig sabihin, nagte-take pleasure sa pagiging corrupt daw ng ang Kongreso, ito pong si Speaker Martin Romualdez, which is a vehemently lie. Ano, ito po ay walang katotohanan, walang basihan at puro kasinungalingan lamang ang sinasabi po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si Crisette Laureta Chu. Pero bago tayo pumunta sa video ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pumunta muna tayo dito po sa paliwanag naman ng Senado. Ayon po sa kanilang secretary, the Senate categorically denies the reports circulating on social media that the upper chamber has a confidential fund of 331 million pesos for the year 2023. These social media posts are deliberately misleading and maliciously presented by some personalities who seek to malign and tarnish the reputation of an institution currently taking a long, hard look at the nature of confidential and intelligence funds and the government agencies that deserve to have them. The Senate for 2023 has no allocation for confidential funds. The records will show that under the Senate's maintenance and other operating expenses this year, the object of expenditure, confidential intelligence, and extraordinary expenses has three line items, and these are confidential funds, intelligence funds, and extraordinary and miscellaneous expenses. For 2023, only extraordinary and miscellaneous expenses has a line item amounting to 331,942,000 pesos. There are no line items for confidential funds nor intelligence funds. The 331.9 million pesos in the Senate's extraordinary and miscellaneous expenses are used, among others, for meetings, seminars, conferences, public relations, education, and other activities of the chamber. Yun yung mga napapanood natin. For example, sa Senado na nag-hearing sila in aid of legislation, nakikita natin kumakain yung mga resource speaker, yung mga senador, at ibang mga individual sa loob ng Senado at kung ano man yung mga operating expenses during the hearing in aid of legislation. Isang example po yan ng tinatawag na extraordinary and miscellaneous expenses. In the past Senate leadership, the confidential fund allocations of the Senate amounted to 100 million pesos in 2020, 100 million pesos in 2021, and 50 million pesos in 2022, but all of these funds were never used and were reverted to the National Treasury in full. Senate President Juan Mig Subiri is firm in his belief
that the Senate does not need confidential funds. He has been actively saying that confidential and intelligence fund should be for our military, police, and other uniformed personnel to protect our country from both internal and external security threats. Ngayon, nadidinig nyo ba yan, mga DD sheets? Ang Office of the Vice President walang mandato para sa national security. Ang Department of Education Secretary walang mandato para sa national security. Punta tayo ngayon dito po sa video ng interview nitong si Pak Yu. Hindi ako nagmumura, siya si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpapatawa lang ako, mga tol. Puntahan po natin ang video na ito. Nag-usap kami. I was just listening to him. I'd just like to know. Sabi ko, yung papel mo na how you would spend the intelligence fund, ipasirox mo lang, ipadala mo. So, binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastore. Yun naman pala ang payo eh. Bakit hindi magawa ngayon ng ating Vice President or ng Office of the Vice President yung payo ng kanyang ama? Ipaserox mo lang kung ano yung ginawa mo doon sa 125 million pesos that was spent for 11 days only. Sundin mo ang payo sa iyo ng iyong ama, spoiled brat, Vice President Sara Duterte. Binabalik ko lang ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung magagalit ka sa akin, wala akong pakialam. Kung magagalit kayo ng mga DD sheets, wala akong pakialam. Sinasabi namin sa inyo, kung hindi nyo inaatake si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kami ganito sa inyo, Vice Presidente Sara Duterte, o sa mga DD sheets na sumusuporta sa inyo. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak ni Inday. Nakuha mo yung utak ni Inday. Pero you were president for 6 years, Rodrigo Duterte. Kung nakuha mo pala yung utak ng anak mo, eh bakit hindi mo pinagkatiwalaan ang dating vice-presidente na si Lenny Robredo? Bakit hindi mo pinagkatiwalaan ang Secretary of Education sa panahon ng iyong termino para labanan yung sinasabi ninyo ngayon na insurgency sa Pilipinas? Wala ka bang tiwala sa Department of Education Secretary mo that time? O lubos-lubos talaga ang tiwala mo sa Department of National Defense, kaya para sa iyo sapat na yung ginagawa ng panahon ng panahon mo ng DND para labanan ang insurgency dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ganyan ang perceptions ninyo, eh perhaps ganyan din ang paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos. Sapat ang dahilan, ang sapat ang ginagawa ng ating Armed Forces of the Philippines, ng ating security sector, para labanan ang mga komunista sa ating bayan. Bakit kailangan pa na manghimasok sa trabaho ng presidente ng ibang mga ahensya ng ating gobyerno, ang OBP at ang Department of Education, particular sa national security? Yan ang tatanungan namin eh. Kasi pangangatwiran lamang naman yung ginagawa ng Office of the Vice President and Department of Education na kailangan kasi itong confidential fund para daw po sa national security. Pero kung tutuusin, mga tol, kitang-kita naman natin kung paano nagsulputan ang mga satellite offices ng OBP. Para saan ang satellite offices? Para tulungan ang mga kababayan nating Pilipino? Bakit wala bang silbi ang DSWD? Wala bang silbi ang PCSO? Na yung ginagawa ng PCSO at DSWD at saka ng Department of Transportation, libreng sakay, ay pinapattern ng OBP? Manggagaya. Ibig sabihin, redundant ang ginagawa po nito pong OBP sa kanilang pondo, particular sa pagtulong na yan sa ating mga kababayang Pilipino. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Walang masama sa pagtulong. Pero dapat sa kaparaanan na hindi naman nauulit lang na nauulit yung ginagawa ng ating ahensya ng gobyerno. Kasi parang pagsasayang na rin yan sa pondo ng bayan. Meron naman tayong DSWD, meron naman tayong PCSO, meron naman tayong Department of Transportation para sa mga pagtulong na ginagawa ng OBP na yan. O instead na ilagak ang pondo sa OBP, ibigay sa ating security
forces. Nang sa ganun, mas makapag-focus sila sa ating national security. Tuloy po natin ang pahayag dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Marami nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo, compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Sabi ko. Then, wait for her time. Hindi panahon ni Duterte, Sara ngayon. Siya ay vice presidente. Kung meron mang gustong magbalik ng ROTC, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas. Suportahan niya ang Pangulo ng Pilipinas at sinasabi naman ni PBBM na dapat maibalik ang ROTC. Pero ang kikilos dyan, ang sinisiraan ng mga DD seats ngayon na House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Tinatarget nila ang institusyon, ang tagal-tagal na sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, nananatili dahil demokrasya tayong bansa. Yan ang sinisiraan ng mga DD seats ngayon. Ang ROTC, walang problema. Pero paano susuportahan? Iyan ang ating gobyerno. Dapat irespeto ang kakayahan ng ating mga mambabatas. Ganun lang po yun. Hindi yung sisiraan ninyo at tatawagin nyo pa. According kay Chrisette Chu, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tinawag ninyo na ang House of Representatives is one of the most corrupt agency sa Pilipinas. Tuloy po natin ito, mga tol. Okay, Inday, diretsuhin mo na. So itong intelligence fund na ito is to prepare the minds of the Filipinos itong insurgency na hindi matapos-tapos. And the ROTC, para preparado tayo kung magkagera ganitong sitwasyon ngayon. No. Pag wala tayong kung pagbabasihan natin ang sinasabi dito ni Duterte, tama siya. Ang intelligence fund para sa security forces, hindi para sa office of the vice president. Kasi kung logic mo ang pag-uusapan at explanation o opinion mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat pinagkatiwalaan mo si Lenny Robredo. Hindi mo ginawa. Kasi alam mo na hindi naman mandato yan ng Office of the Vice President. Ngayon, porket ang anak mo ang nalalagay sa alanganin at ito'y isang spoiled brat, o ibabalik ko lang at tinawag mo kasi na spoiled brat si Pangulong Bongbong Marcos, kaya binabalik ko lang sa iyo yung sinabi mo na yan sa anak mo. Kung sino talaga ang spoiled brat, pinapangatwiranan nyo ngayon yung confidential fund ng Office of the Vice President. Anak ng teteng, para namang napaka-selective ng inyong reasoning. Tuloy tayo, mga tol. Dalo, meron tayong mga bata na who will take care of the respective barangays to help government. Yes. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, France. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. 4 days ago, we buried the ashes of my sister, si Jocelyn, nung namatay sa cancer. Dinala namin doon sa cemetery. Nanay ko, kapatid ko, Jocelyn, pati may isa akong kapatid na namatay na sunod sa akin. Lalaki. Namatay. So, tatay ko. She stayed a while. And I think, hindi kami nag-uusap ni Inday. Actually, that was the first time in so many months. It's Christmas, hindi kami nagkikita niyan. I don't know what... By the way, baka sabihin nyo, fake news ako, na spoiled brat ang tinawag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. O balikan natin na hindi po yan fake news. Hindi po tayo gumagawa ng kwento dito. Kaya binabalik ko lamang sa kanya ang pahayag nito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatawag mong spoiled brat si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ngayon ang lumalabas na spoiled brat? Di ba ang anak mo na si Vice Presidente Sara Duterte? Panoorin po ninyo ito, mga tol. Here are with
Lakas. No, PDP. Hmm. Is there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Eh. Hindi ako believe niya. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong. Narinig ninyo ha? Weak leader at may bagahe pa. Yung bagahe na yon, ang konklusyon doon ng mga DD sheets, drugs, addict daw po itong si Pangulong Bongbong Marcos. Merong bang addict na nakakapagbuhat pa ng 25 kilos na bigas sa pamamagitan ng magandang programa ng gobyerno ngayon na ang mga nagawa na hindi nagawa ng nakaraang administrasyon, napaguhuli yung mga smuggled at hoard na mga bigas, pinamamahagi sa ating mga kababayang Pilipino, pinapangunahan ni PBBM. Binubuhat mismo ni PBBM ang ilang bahag, ang ilang sako ng bigas, 25 kilos, ang lakas-lakas. May ganyan bang adik? Merong bang adik na ang kanyang isang kidney, kung hindi ako nagkakamali, dinonate niya sa kanyang ama nung ito ay may sakit pa. Ang isang adik, ang isang wala ng kidney o isa na lang ang natitirang kidney, hindi pa pwedeng mag-adik kasi sisirain po nun yung system ng katawan niya. No? Talaga kayo, napaka bababaw ng mga kaeng-engan ng mga pag-uutak ninyo. Tuloy po natin ang pahayag dito nitong si Rodrigo Duterte sa naging interview sa kanya ni Pacquiao. Si Apostol Apollo Quiboloy. Yun ang ano namin sa dynamics out kami pati ni Inday. But she made aware, sabi ko, tignan ko yung intelligence fund mo, anong gagawin mo. O nag-usap kami. I was just listening to him. I just like to know. Sabi ko, yung papel mo na how you would spend the intelligence fund, ipasirox mo lang, ipadala mo. So, binasa ko. Okay naman. Ganito yan, Pastore. We protect our nation. But it is not only the military and the police. Nakuha ko yung utak na Inday. There is a clamor for the ROTC to be existing again. Maraming nang ayaw ng ROTC. Hindi na compulsory. Sa amin, compulsory talaga. Tayo. Compulsory. Compulsory. Gusto ni Inday ibalik yan. Yes. Gusto talaga niya. Kasi si Inday is a reservist. Light Colonel si Inday sa... O Colonel na sa reserve. So, ang ano ni Inday, yung mga military, usually. So, binasa ko yung rasyonal. So, that is why, that explains kung bakit itong si Sara Duterte naghangad ng DND secretary. Salamat at talagang niloob ng sirkumstansya na hindi pagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging sekretary ng Department of National Defense itong si Sara Duterte. Tahasan ko ng sinasabi yan na hindi siya pinagkatiwalaan dyan. Bakit? Hayagan ang panghihingi sa posisyon na yan ni Sara Duterte para maging sekretary ng National Defense. E anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Dahil wala siyang tiwala dyan bilang Secretary of National Defense, hindi ito binigay kay Sara. Instead, binigay ang Department of Education, which is pwedeng gamitin nitong si Sara Duterte sa mas malaking pagkakataon. Bakit?
how much ang budget ng Department of Education? It will cater 29 million students ano sa public school. Ganun kalawak yung pwede niyang makuhang possible votes ng mga pamilya nito sa darating na 2028 kung ginagawa niya lamang ng maayos ang trabaho niya bilang Department of Education Secretary. Eh instead, ano ginagawa niya? Nag-a-assume siya sa isang posisyon na hindi naman karapat-dapat sa kanya bilang DepEd Secretary at Vice President ang tumutok sa national security. Wait until you become, ika nga, sa training center ng mga uniform personnel. Hindi ka pa pangulo. Kung ano lamang ang mandato mo bilang OVP at bilang secretary, dapat doon ka lamang muna nag-focus. Ngayon, hurting itong mga tagahanga mo na mga DD sheets kasi yung confidential funds hindi nyo nakuha. Para saan ba ang confidential funds? Simple. Dapat ganito lamang ang gawin ninyo. Ganito kasimple. Ayon sa sinasabi ng iyong ama, pero hindi nyo ginagawa. Pakinggan po natin muli ang pahayag dito nitong si Rodrigo Duterte. Ang plano niya, unahan ko na lang. So I'm sorry, I have to divulge this because ako naman na yung nagbinigay mo naman sa akin. I just make it public. Gamitin niya ang pera. It's only 125 million. Yeah. Gamitin niya sa mga PMT. Palakasin niya sa high school. Pati ibalik na... Kurak natin siya. Hindi gamitin. Kasi tapos na. Nagamit na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Possibly, kung nabigyan siya ng confidential fund, pwede mong payuhan ang iyong anak. Pero hindi gamitin kasi nagamit na. At saan nagamit ang 125 million para sa 11 days lamang? No? Kung sinasabi sa pangangatwiran ng dating Pangulong Rodrigo Duterte para alamin kung ano ba yung mga possibility na makapag-recruit ang Communist Party of the Philippines, NPA, sa ating mga kabataang Pilipino, parang napaka-imposible naman na sa loob lamang ng 11 days makakakuha sila ng ganong impormasyon. Di ba? 11 days lamang, 11 million mahigit kada araw para sa impormasyon na hindi makapag-recruit itong mga CPP, NPA, NDF sa ating mga paaralan. Napaka-imposible. Ngayon, itong mga parot ng China, propagandista ng China, pinipilit nilang mag-explain si Speaker Martin Romualdez o itong si Senate President Mick Subiri. Nag-explain na sa inyo. Baka pwede naman kami humingi ng explanation sa Office of the Vice President kung saan napunta, ano ang detalye ng 125 million funds spent in just 11 days. Talaga niya yung ROTC, ipilit niya. So make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal na kasing nawala yung compulsory ROTC. So sabi niya pa, I would like to have a soft launch. Oy, hindi ako galit na galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung galit ako dyan, minura ko yan. Eh kayo, minumura niyo si PBBM. Galit ba kayo kay PBBM? Hindi ako galit. Pinagtatanggol ko si PBBM. Pinagtatanggol ko si Speaker Martin Romualdez. Pinagtatanggol ko si Senate President Mick Subiri. Pinagtatanggol ko ang House of Representatives. Pinagtatanggol ko ang Senate of the Philippines. Hindi ako galit. Mataas lang talaga ang boses ko. Ganito ako pag nagdi-discuss sa loob ng klase. Ngayon, kung sasabihin ninyong galit ako, eh, double talk na naman kayo. Kayo yung galit kay PBBM. Kayo yung nagmumura kay PBBM. Kayo yung nangangarap na mapahamak si PBBM. Kailanman hindi namin pinangarap na mapahamak si Vice President Sara Duterte. Hindi namin pinangarap na mapahamak ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kayo, mga DD sheets, ano iniisip ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Mapahamak ito para maupo ang iniidolo nyo na si Vice President Sara Duterte. Hindi yan pahihintulutan ng ating Panginoong Diyos. Pasensya na kayo kung nabanggit ko ang Diyos. Pero ganun talaga, naniniwala kasi ako na ang kabutihan, hindi mananaig dito ang kasamaan. Ha?
at tayo bilang PBBM supporter at mga Marcos loyalist, pakinggan po natin ang sinasabi ng matagal ng philosopher na si Edmund Burke. Sabi niya, "The only for an evil to triumph is for a good man to do nothing." Something like that. Ano? Ang magagawa ng mga evil, ang pag-iisip ng mga demonyo sa madaling salita para magtagumpay ay kapag tayo hindi kumilos. Kapag tayo na naniniwala sa tama at dapat, hindi po tayo kumilos. Ano ang pagkilos na gagawin po natin? Siyempre, protektahan po natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Landing. Kasi ayaw ng mga bata. Alam mo, bata gusto inom, suroy, ganun. Hindi na alam yung at least a little amount space and time na magkaroon sila ng sense of love of country, ganun. So, papasok ito sa ROTC, ang sinabi niya. Ngayon, anyway, panoorin nyo na lang ang walang kwentang opinion itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let's focus dito sa mga inayupak na mga DD shit supporter niya. Parehas na parehas sa kanilang minamahal na si Rodrigo Duterte. O, tingnan mo, sabi nitong J.R. Marsan, o, Panginoon, Diyos pa, mga ulul. O, ganyan ang uri ng mga DD shits. Marehas na parehas sa kanilang pinapanginoon na si Duterte. Bakit? Si Duterte, makailang beses nagsalita ng ulul yan sa harapan po ng kamera. Nakailang beses po yan nagmura sa harapan ng kamera. At tuwang-tuwa itong mga DD shits. Nagmumura na naman si Tatay Digong. Tuwang-tuwa sila. Tapos tuwang-tuwa pa itong mga DD shits na libu-libong mga Pilipino ang napatay sa drug war ng Duterte administrations. Ganyan nila pinapanginoon itong si Duterte na kahit maraming mga Pilipino ang namatay, okay lang sa kanila kasi katuwiran nila na wala daw ang drugs. Talaga? Eh hanggang sa ngayon nakikipaglaban ang Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyernong ito sa mga problemang iniwan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako ng 3 to 6 months na maaalis ang illegal na droga pero hindi. Bagkus, ang mga napatay, mga small time lamang. Ang pinakamasakit pa, ang dami pang mga inosente dito. Eh pwede naman palang mangyari, katulad ng ginagawa ng kasalukuyang gobyerno, napakataas ng paghuli, yung drug supply reduction, one of the pillars of the, one of the five pillars on how to battle the proliferations of illegal drugs. Kasi meron po yung lima eh. Maging educated nga mo, maging educational muna tayo sa puntong ito. Merong tinatawag na para labanan ang illegal na droga, merong limang components na sinusunod ang United Nations. Una, drug supply reduction. Ano ang ginawa ng Duterte administrations sa drug supply reductions? May nahuli ang customs na Bulgar, yung lifter ba yun, yung bilog, ang customs chief pa noon, si Paeldon, meron bang nangyari doon? Naglahong parang bula yung issue. O, drug supply reduction, nangyari? Hindi. Kasi naglipa na ang illegal na droga. No other than the PNP generals and colonels. O sinasabi niya na ito, mga involved sa illegal na droga, pero meron bang nakasuhan? Wala. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, napagkakasuhan na ngayon yung mga involved sa illegal na droga ng mga pulis. Tapos ang pinakamasarap pa rito, mga tol, sa kasalukuyan, wala namamatay sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Pero yung component ng drug supply reduction ay efficiently nagaganap ng kasalukuyang gobyerno. For the past one year, 30 billion pesos of total dangerous drugs na ang confiscated ng ating gobyerno. Malakihang huli palagi, hindi lang mga small-time pusher. Dati akong pulis, naging bahagi ako ng drug war. Alam na alam ko ang detalye sa nakalipas na panahon. Pero hindi ko kukwento sa inyo kasi for my eyes and ears only lang yon. Pangalawa, drug demand reduction. Ano ang epektibong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno? Meron tayong bida. Buhay, ingatan, drogay, ayawan. Yan ay program ng ating DILG secretary na si Benhur Abalos at napaka-epektibo nito. Bakit? Kasi nagbibigay ito ng tamang kaalaman
para sa ating mga kababayang Pilipino na iwasan ang illegal na droga. Kaya nga, drug demand reduction. Kapag ka ang mga Pilipino hindi nagagamit ng illegal na droga, eh, bababa ang demand. Pagka wala ng demand, wala na rin magiging supply. Ngayon, merong ikatlo, yung civic awareness and response. Matagal nang ginagawa ito sa mga paaralan. Ang ating mga kapulisan at ibang ahensya ng ating gobyerno nakikipag-ugnayan para i-educate ang ating mga kabataan about the ill and adverse effect of the dangerous drugs. Nandiyan din po ang regional and international cooperations. Ibig sabihin, lahat po dapat ng sektor ng ating lipunan, particular ang ating mga tagapag-interpret ng batas, ang ating hukuman, dapat updated sa mga batas na mayroong kaugnayan sa ating paglaban sa illegal na droga. At higit sa lahat, nandyan din po yung pagbibigay po ng sapat na kabuhayan para sa ating mga kababayan, yung livelihood program. Kasi bahagi ng pagkalat ng illegal na droga, ang kawalan po ng hanap buhay. Nagtatanim sila ng illegal na droga, nagbebenta sila kasi wala silang mapagkunan. O kaya ginagawa ng gobyerno ngayon, binibigyan sila ng livelihood. Ine-educate sila na ito dapat ang inyong mga buhay para meron kayong alternative means para sa inyong mga pangangailangan, meron kayong mapagkunan, hindi aasa sa pagbebenta sa illegal na droga. Yan yung mga kaparaanan na ginagawa ng ating gobyerno sa kasalukuyan na napaka-epektibo. Ang aking anak, laging naglalakad sa gabi. Ha? Nag-iikot-ikot dito sa aming barangay. Malaya siyang nakakapaglakad kasi payapa dito sa Pasig. Ano yung sinasabi ninyo na nagkalat ang illegal na droga, nagkalat ang mga drug addict? Wala yang katotohanan. Gawa-gawa lamang yan ng mga DD-sheets kasi gusto nilang palabasin na nung hindi na Pangulo si Rodrigo Duterte, na nung balik daw po ang illegal na droga. In fact, kahit Pangulo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naglipa na ang illegal na droga. Yon ang katotohanan dyan. Huwag na tayong maghalungkatan. Kung ayaw ninyong halungkatin namin ang nakaraan, huwag nyo kasing i-criticize si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple yan. Ngayon, going back dito sa issue, ano ba ang layunin ng mga DD shit sa kasalukuyan? Patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Papayag ba kayo dyan, mga tol? Hindi kami papayag. Ang mga PBBM supporter at Marcos loyalist, ipaglalaban si Pangulong Bongbong Marcos kahit saan tayo humantong. Walang atrasan ito. Kung sinasabi ng mga DD sheets na iuupo nila itong si Vice President Sara Duterte, tayo naman magsasabi, mga PBBM supporter and loyalista, itataguyod natin ang mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Poprotektahan natin to sa abot ng ating makakaya. Isang kaparaanan po dito ang pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa harapan po ng social media. At ganyan po ang gagawin natin. Huwag tayong magpapatalo sa mga DD sheets na mga ito na walang hinangad kung hindi personal na interest lamang, kaya sila kapituko sa mga Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.